Twist ka namin talaga. Para matagal-tagal ba, nagkaroon na rin ng ganito, di ba? Ang tanong namin yun nga, bakit matagalan kang gumawa ng teleserye after 5 years ulit? Kung bakit binalikan mo ba? And bakit The General's Daughter? Ano ulit? Ulit ang title? The General's Daughter. Ang yes po. Gagawin ko po dapat yung Darna. Meron kami agreement ng EBS na hindi ako tatanggap ng ibang project hanggat ginagawa pa yung Darna. Dahil umabot nga po tayo ng past 5 taon yata yung preparation for Darna. So, na-delay. Doon nakakagawa ko ng ilang guestings or ilang pelikula, pero yung teleserye, not allowed. At may agreement naman po kami sa ganun kasi mahirap. Mahirap yung very physical saka yung schedule na kailangan nyo sa Darna. Medyo challenge. Kaya natagalan po talaga siya. Tapos, yun nga, di ba, parang ang daming nalungkot, bakit di natuloy na Darna ikaw? Although, okay naman si Liza, marami rin nag-agree, di ba? Yes. Pero, action pa rin to eh. Yes, sabi ko naman sa kanya noon pa, na baka it's time na ibigay na sa iba. Nagsabi pa nga kung gusto ko maging Valentina noon, ayaw nila. Hindi na ako nila tinanggap. Bago pa namin i-announce noon na gagawin ng Darna sa EBS-CBN. Pero ano, bakit, parang di ba, parang kamusta ka na ngayon? Okay na ba yung likod mo? Kumbaga, bakit, kumbaga, action pa din yung next teleserye mo na, kumbaga, hindi ba naka-apekto dun sa likod mong lalong lumala? Or parang... Alam mo yung meron kang ano, unfinished, or siguro, meron kang kanay question sa sarili mo na gusto mo i-prove. Siguro gusto ko rin i-prove sa sarili ko na kaya ko. And... Ang dami kasi nagme-message sa akin sa Instagram, sa Twitter, yung same condition na mahihirapan sila na sa paglakad, masakit ang likod, ganyan, spine problem. So, maybe pag nakita nila na nakakaya ko, medyo matagalan man, baka kahit pa paano mabuhayan din sila ng loob na, hindi pala to end ng mga activities ko. Parang yung life ko, pwede pala magdire-diretso. Kailangan ko lang maging extra careful. Mag-prepare ka, mag-ice pack ka, warm compress, PT ka, ganyan. Pero hindi ibig sabihin na matatapos na yung journey mo nun, na boring ka ng tao, ganyan. Kaya eager ako na nagawin. Pero hindi, dahil nga sa experience na yun, mas careful na ako. May maturity na ako na dati kasi, okay, game, kaya talon, sige talon, ganun. Ngayon, ano na, yung may preparation, may stretching na ako, ganyan. Hindi ako buwis-buhay. Hindi ko susugal yung sarili ko kasi ayoko na pagdaanan yung nadadaanan ko dati. Pero, gusto kong i-challenge yung sarili ko na nag-improve na ako. Gusto ko yung ganun fulfillment. And yung nagagawa ko naman, ibang klase yung happiness, ibang klase yung fulfillment. Na matagal-tagal na rin yung shooting niya, no? Kumbaga, ano yung mga eksena niyo na dapat abangan dito na, kumbaga, nagawa niyo na matindi? Kumbaga, dumating ba sa point that yung nagkaroon ng parang mild accident dahil dun sa eksena niyo? May mga abangan mang ganun. Mild accident? In what way po? Kasi... Alam mo, yung sumakit yung likod mo, hindi natuloy eksena, parang ganun. Ay, wala po kaming ganun. Kasi hindi ko rin naman po ibibitin yung production. Kasi napakalaki po ng ginagastos nila sa mga eksena namin para sabihin ko na, ay sorry ha, nagkamali yung likod ko eh, hindi po pwede. So, iyo ko maging irresponsible sa ganun. So, beforehand, nag-prepare na talaga ako. At sabihin ko naman kung hindi talaga kaya. Wala namang ganun. Pasa, konti. Normal lang naman. Lahat naman tayo, papalikot, diba? Nag-toe niya, ganyan, pasa, diba? Kaya, hindi na siguro pinukonsider. And, ewan ko. Parang wala naman kami ganun. Pero nakaka-proud lang na nagagawa ko na ulit mag-action. Ako lang, meron kaming pilot na first day, itong kinuna namin isang buong araw lang. Tapos, meron lang ako aminin doon na hindi ako nagpa-double na talaga ako. Yung lahat kasi ako lang eh. Fights, lahat ganun, underwater, ako lang. Nagpa-double lang ako kasi hindi ko carry tumadun sa Manila Bay. Hindi dahil sa hindi ko kaya ka ba lang, hindi maarte po ako kasi skin disease.
Sabi kasi ng mga ano doon, mga seaman, magkakaroon, hindi kahit sila hindi sila tumatalo doon kasi grabe yung kailangan mo magpa-anti-tetanus shots, kailangan mo na mga ganun pagdaanan pa yun, mag-injection ka pa, di ba? So hassle. Nakita ko pagsilip ko doon sa ano, sa barko, ay kung yung isda nga lumulutang nagpakamatay, di kinaya yung tubig, eh, ako na hindi naman taga-tubig, eh, bakit ako tatanong, di ba? Parang, ano kung gagawin to? In terms of production, naman nila ako sinabihan na gawin mo yun. Actually, ayaw nila. Ako lang yung parang, kaya naman, huwag natin dayain, kaya naman, kaya, di ba, kuya, nandun kayo? Ay, makamatay yung isda, eh. Di kinaya, eh. Parang kayo. So, ayun, yung po yun. Nagpa-double po ako doon. Hehe. Congratulations and welcome back. Thank you. Maraming salamat. Thank you, Alan. Partner, we are down to our last question. And that killer question will come from Teacher Jo Bonson. Yes. Hello po. Si Ate Pin, pinagtatanong. Hello po. Interview kami. Alex Rosas, I'm missing your question. Sige, go ahead, Mami Jo. Miss Angel, siguro po ang tanong po yung part na there were times also that you became so popular because of your opinions on social media. And sometimes it piped down for quite some time. Siguro, would you like to share us? Because it's somehow related to what Sir Rondell explained about the concept of the general's daughter, about truth and lies. Thank you. Yung mga katotohanan at ano, hindi yung mga bagay na hindi totoo sa, ngayon lalo na because of social media. Nag-reflect din po ba kayo doon sa mga nangyari? Kasi there was a time na naging popular yung mga tweets niyo. Oh yeah. Aminado ko nung Twitter, kung merong Twitter rehab, siguro na-rehab na ako rin eh. Kasi may grupo kami, magkakasama kami sa isang kwarto, nag-uusap kami sa tweets. As in sa telepono na, nag-tweets kami, pero pag kami magkakatabi, wala eh. Hindi kami nagtitinginan. Doon kami active sa kakatweet. So, mapapansin mo na, mali ito. Kasi lumaki ako, in childhood ko, nagpapatintero ako, nagtutubang preso ako, meron akong kalaro. Hindi ganito eh. Hindi ganito yung bonding eh. So, doon pala marirealize mo yung may mali. Tapos, ayun na ngayon, nauso yung Instagram, nauso yung... Hindi ko sinasabing lahat. Hindi ko sinasabing mali. Actually, laking tulong ng social media sa atin. But siguro, may iba, dahil bago nga ito sa atin, kinakapa pa natin kung paano natin ito gagamitin. May iba na, yun nga, sinasabi nila na parang meron kang pretend life. Papakita mo lang lahat ng maganda. Siyempre, ba't mo na ipopost yung pangit, di ba? Parang ipopost mo lahat, siyempre, ng mga bagay siguro na hindi mo naman pinagmamayabang, pero siguro yung mga bagay na kinahappy mo. Kaya, puro positive yung feed mo. Kung yun naman ang gustong gawin ng iba, wala na tayong pakialam doon. Kasi yun yung gusto niyang feed. Feed niya yun, di ba? Pero, ako kasi, tinatry kong maging totoo bawat post. Kaya medyo matagal eh. Hindi ako masyadong mag-post kasi mas nakakonsentrate ako sa present. Ine-enjoy ko yung nangyayari. Tapos nakalimutan ko, mag-picture, yung ganun. Yung nakalimutan ko mag-ganyan-ganyan. Kaya laging late post, laging ganun. Yun. Yung sagot ko ba? Sagot ko ba yung sinunda ko? At saka Mami Jo, di ba, pag may sako na, laging Angel of Sin yung unang ang ano po kasi, first name that comes to mind. Ang ano po kasi sa Twitter name ko po, di ba, 143 Red Angel, ginawa po yung account na yun kasi 143 Red Cross po yung hotline ng Red Cross. So, and ang intention ko po talaga dun is to spread awareness saka immediate response sa mga nangangailangan nun, sa biktima ng Ondoy that time. Kaya po siya 143 Red Angel. So, kaya, hindi ko sinasabi mo sa mga social media kasi ang laki na itutulong sa atin. Lalo na ngayon sa mga sakuna, ganyan. Correct. Diba? Instant balita. Instant balita, instant ganyan. So, mas connected ka sa lahat. Thank you. That's one something new na natutunan namin sa iyo. Thank you po.
Okay, thank you, Mami Jo. Partner, sa'yo napakamayuming tanong. Ito, partner, ang mahilig magtumbang preso at oh magpatintero. A Chinese garter. Exactly. Wala iba kundi si Alex Brosas of Bandera. Taray naman ang gown ni Ate Alex. Charos! Okay, hello, Angel. Hello, Angel. Is your role more physical or emotional? Kasi parang multi-layered. Ako, yung nakita ko sa trailer, parang multi-layered yung character mo. Parang may pagbabago. So yun ang question ko. Is it more physical or parang emotional? Parang di po kayo natuwa dun sa... Hindi, natuwa nga ako eh. Ano ba, hati? Ano ba? Ang OA mo ali. Hindi nga. Physical ba or emotional yung role mo? Sige yan ba? Physical, mas ano kasi, mas emotion siri yan eh. Mas puso siya. Kaya masasabi ko na mas maraming emotional. Kasi kahit nagpo-fight scene siya, puso pa rin yung pumipiral sa kanya eh. Maraming salamat ko for giving time. For coming here. Wala. At salamat sa pakita niyo kung suporta dito sa The General's Daughter. Napakalaking bagay po, especially sa akin, na makita po kayo na nandito na kahit kabado po ako dito sa bagong venture na pinapasok ko, bago show na in-introduce namin, na makita po kayo dito na nakasuporta, malaking bagay po sa akin. So maraming salamat po. At request ko po sana na tulungan niyo po kami na ma-reach pa po na mas maraming tao ang The General's Daughter, kasi pinaghirapan po to ng staff namin, production, mga kasama kong artista, pinaghirapan po to ng napakaraming tao at tinatry po na yung pagandahin, kaya sana po maabot pa sa maraming tao. Ayan, thank you so much. Thank you, RPL, Miss Kylie, yan si Kylie.